Ngayon na po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama natin tulog ang ating mga panalangin at itinalangin din natin ang lahat ng mga kabataan. Bahagi rin po rito na kung saan at ipinamamanhig sa atin ang pumikapal ang pangangalaga sa kalikasan noong September 1 nilagat ng Santo Papa Francisco ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa pangangalaga sa kalikasan. World Day of Prayer for the Care of the World. So panalangin natin yung pangangalaga natin sa ating kalikasan sa ating nilika ng buong ikapal para huwag tayong mahirapan katulad ngayon. Ngayon ay September na. Pero ang ating dapat ngayon itag-ulan na sa atin. Pero pakiramdam natin ay summer. So, climate change. Pagbabago ng klima. Gawa ng hindi natin pang
pangangalaga sa kalikasan. Isa po yun sa mga pamantayan ng Laudato Si. So kaya po sa pagkakataon na ito, sama-sama natin itulog sa harapan ng buong may kapal ang ating mga panalangin. At upang maging karapat dapat tayong gumanap, pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga Panginoon ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa ita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga angkel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at paglubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot. Gawin mo sa aming kaloob ay manuot. Ang pag-ibig sa iyong alam nakita at banto. Upang sa pagunlad ng aming pagsunod. Upang sa pagunlad sa aming pagsunod. Sa pananampalatayang iyong itinakaloob. Mapagyaman mo ang kabutiang iyong hinandog at ang iyong pinagyaman ay pag-ibig mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkukob sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasyal ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon papurihan, paglingkuran siyang krusa. Tumapit sa harap niya at tumawit na may tuwa. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginoon ay tumulog upang papurihin ang Diyos.
Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Sa Panginoon ay lumulo, ipapapuri ang Diyos. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Sa Panginoon ay lumulo, ipapapuri ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Sa iyong mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. O Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, sinabi ng mga pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit na mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasaman pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilip ng bagong alak sa lumang sisid ng balat. Kapag gayon ang ginawa, pabuputukin ang bagong alak ang balat. Matatapon ng alak at masisira ang sisid lang. Sa bagong sisid ng balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom sa bagong alak kapag nakainom na ng inimba. Sabagat sasabihin niya, masarap ang inimba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang kasagutan kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad. Hindi dahil sa ayaw niyang mag-ayuno ang kanyang mga alagad. Ngunit para maunawaan, ipinahayag ni Jesus, no, yung imagery, yung bahagi ng kanyang pagpapahayag na bagong alak, bagong sisiglang balat. No? Sige na, kailangan bago yung sinuunang panahon po, no, ay wala namang bote. Hindi pa uso ang dilata. No? Ang kalimitan ginagamit po na container ng inumin, no? Tubig, alak, ay yung tinatawag po natin sisidlang balat. Yun po ay balat ng hayop, no? Na ginawa para maging sisidlang ng anumang uri ng liquid. At alam po naman natin yung sisidlang balat, no? Kasi yan ay organic, no? Yan ay nasisira lalong-lalo kapag dumating sa isang bagay na magbibigay sa kanya ng chemical reaction katulad ng tinatawag nating alak, no? So kaya kapag luma na yung sisidlang balat, marumbok na yun. Pag binigyan mo ng bagong alak, masisira na yon kasi may chemical yung alak. No? So kaya anong sabi, kinakailangan
para makayanan noong lalagyan kinakailan bagong sisidlang balat. Ngayon, kapag sinabi natin, maunawaan natin sa usapin ng pag-aayuno, kasi hindi pwede yung sinasabi ng mga pariseo at mga eskriba na mag-ayuno yung kanyang mga alagad. Bakit to? Para maunawaan natin ang mga alagad ng ni Juan Bautista, ang dahilan kung bakit ang mga pariseo at eskriba ay nag-aayuno. No? Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit nag-aayuno? Alam niyo ba yung pag-aayuno? Oo. So yung mga eskriba, mga pariseo, yung panahon ni Jesus, that is 2,000 years ago, bakit sila nag-aayuno? Anong dahilan ng kanilang pag-aayuno? Alam ba ninyo kung anong dahilan ng pag-aayuno ng mga eskriba at mga pariseo? So kaya sila nag-aayuno ay para dumating na. Ano? Dumating na kaagad. Sinong hinihintay nila na dumating na? Sinong hinihintay nila na dumating na? Si? Well, sa atin, ang paniniwala natin ay si Jesus. Pero ang tama na naghihintay sila ng pagdating ng Mesiyas. Nagkataon sa atin, ang hinihintay natin ay itong sa pangalan ni Jesus. Ano? Pero kasi baka sa kanilang pagkaunawa, hindi pa dumarating ang Mesiyas. Ano? Baka kaakalaan nila ang darating si Mateo. So, hindi nila alam kung sino yung pangalan pa na darating. Pero Mesiyas, ibig sabihin ng Mesiyas, yung pong salitang Mesiyas ay ibig sabihin ay ano? Ano bang ibig sabihin ng Mesiyas? Kristo. Pareho rin yun. Mesiyas, Kristo. No? So yung Kristo po hindi po apelido ni Jesus. Ano? Yung Mesiyas at Kristo. Isa pong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ay ano? Tagapagligtas. No? So kapag narinig ninyo yung salitang Mesiyas, ibig sabihin, yun ang tagapagligtas. No? So, Savior. No? Yun ang ibig sabihin ng Mesiyas o ng Kristo. No? So, yun ang hinihintay nila. Dumating na yung Kristo. Dumating na yung Mesiyas. Dumating na yung tagapagligtas. Kaya sila ay nag-aayuno to hasten the coming of the Mesiyas. Mapabilis na. No? Sana'y dumating na kaagad at maligtas na sila sa kanilang pagkakasala. No? Sa ating pagkakasala. Kaya sila ay nag-aayuno. Ngayon, sinasabi ni Jesus, well, hindi sila mag-aayuno ngayon. Bakit? Narito na yung hinihintay. No? Kasi yung mga pariseo at mga eskriba, hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ang hinihintay na Mesiyas. So, kung sino pa yun hanggang ngayon, 2,000 years ago pa rin, ano, hanggang ngayon, naghihintay pa rin yung mga Hudyo. Kaya para sa mga Hudyo, sila ay naghihintay pa ng pagdating ng Mesiyas. Hindi nila tinatanggap si Jesus na siyang Mesiyas. Kaya, sila ay nag-aayuno pa. Sinasabi ni Jesus, hindi muna mag-aayuno yan. Bakit narito yung lalaki ikakasal? At sino yung tinutukoy ni Jesus? Ay, kasi tinutukoy niya yung kanyang sarili. No? Na siya yung narito, kaya hindi mag-aayuno ang kanyang mga alam. Pagkaalis niya, saka sila mag-aayuno. No? Pero hindi na sa dahilan para dumating ang Mesiyas. Kasi dumating na ang Mesiyas. At ito po yung dahilan natin kung bakit tayo nag-aayuno. No? Hindi na tayo nag-aayuno para dumating na ang Mesiyas. Dumating na sa Jesus. No? Tayo nag-aayuno na lamang ngayon para pakikiisa natin kay Jesus. Pakikiisa natin sa ating tagapagligtas. Para nawa ay mabawasan natin yung pita ng laman. Mabawasan natin yung pagiging makamundo. Mabawasan natin yung bahagi ng pagkilos ng daigdig na ito. Mabawasan natin na tayo ay
maging bahagi ng kaaliwan ng daigdig na ito, no? Mapigilan natin ang ating sarili na hanapin ang kaligayahan ng daigdig na ito at hanapin natin yung kaligayahan na dulot ng langit. So yun yung higit na kung saan ay huwag natin kalimutan kung bakit tayo nag-aayuno. Pero yun po, no? Hindi na sa kadahilanan para dumating yung Mesiyas. Bakit? Narito na si Jesus. At yung pagdating ni Jesus, no? Kaya nga nung sabi ni Pope Francis, no? Sa kanyang exhortation, ano? Ay Evangelii Gaudium, no? The Gospel of Hope, the Gospel of Joy, no? Ito yung bahagi ho na kung saan ay tayo ay nasisiyahan. Bakit? Dumating na ang Mesiyas, no? Maipakita natin na tayo ay hindi nalulungkot. Bakit? Ay dumating na yung Mesiyas. Kaya kinakalang makita natin sa ating buhay yung kagalakan na dulot ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Maging bahagi yun ng ating pagkilos upang higit nating pahalagahan ang pagdating ng ating tagapagligtas. Kaya yung panyayan ay pinapahayag ng Pumika pa na hindi na yung mukha ng pag-aayuno. Kaya ano na yung makikita? Yung mukha ng kagalakan. Bakit? Dumating na si Jesus. Kaya yun yung hamon ay binibigay sa atin ng Pumikapal. Nawa ay magbigay sa atin ng higit na kaligayahan. Bakit? Dumating na ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, maging bahagi. Ano? Dapat tayo ay sumasalamin. Sumasalamin sa mukha ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo naniniwala na tayo iniligtas ng Diyos, dapat tayo ay maging mga salamin ng kagalakan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sumasalamin sa paghahanap pa ng ating Panginoong Jesucristo na hanggang ngayon ay hinihintay pa ng mga Pariseo at ng mga iskriba, no? So tayo po inanyahan ng Diyos, no? Makita sa atin yung kagalakan, no? Makita sa atin ang kagalakan. Maramdaman sa atin ang kagalakan. Bakit? Dumating na si Jesus, no? At sana po, every time na tayo magdiriwang ng misa, no? Ay maramdaman sa atin yung kagalakan, no? Bakit? Narito si Jesus, no? Sana ay magalak tayo, kasi narito si Jesus. Eh, kung minsan, kapag nagdiriwang ng misa, no? Para tayo nalulungkot, sapagkat sayang yung ating isang oras, yung iniisip natin, na tayo magsisim. Hindi, no? Dapat tayo ay nagagalak, no? Tayo ay excited. No? Bakit? Narito si Jesus. Dapat po tayo palagi maging excited, no? Lalong-lalong sa pakiisa natin sa pagdiriwang ng misa. Bakit? Narito ang tagapagligtas. Makita ko saan. At yun ang huwag natin kalimutan. No? Huwag natin kalimutan na ano? Yung dulot na Jesus sa bawat isa sa atin ay kagalakan. No? Hindi kalungkutan. No? At kung tayo may nararamdaman ng kalungkutan, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, no? Alam kong ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ay naparito para kami ay iligtas. No? Pawiin mo ang aking kalungkutan. Palitan mo ng iyong kagalakan. Yun po yung ipanalangin natin, no? Alisin ng Diyos ang anumang kalungkutan na bumabalot sa ating pagkatao, no? Makita ho natin yung kagalakan ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At ito na yung pagdasal natin sa harapan ng Pumikapan. Tayo po, kahit pa paano, tayo inababalot ng mga kalungkutan. Kung hindi man nababalot, at least meron tayong sa ating buhay na tayo ay nalulungkot. Ilapit natin sa Diyos. Bakit? Kasi kinakailangan natin na mag-emanate. Kinakailangan natin na tayo ay maging mukha ng kagalakan.
Yun po yung mukha ng Diyos. Ang mukha ng kagalakan. Bakit? Dahil siya ay kasama natin. Yun po yung dahilan na ipinahayag ni Pope Francis doon sa kanyang pastoral exhortation, Evangelium Gaudium, no? The joy of the gospel. The joy Christ brings. Hindi lamang 2,000 taon ang nakalilipas. Ngunit hanggang ngayon, at nawa po, no? Yun ang matagpuan natin. Ang kagalakan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, dito sa banal na pagdiriwang na ito, no? Sabihin natin, Panginoon, pawiin mo ang anumang kalungkutan sa aking puso. No? Palitan mo ito ng kagalakan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ulitin po natin, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sundin ang pagkaakbay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon at walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso ay naway ating buksan sa mapagtigtas at kapangyarihan ng Diyos na higit sa mahalaga kaysa sa mga panlabas sa gawain ng pagkakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ating naway mapatanto ang laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat na humihingi ng tulong ni Kristo na makatan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga sakit, naway maging daan tayo sa pagaling ng kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ayong naoy, naway mga tagpo na walang hanggang pagkanyahan sa pit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tinggi mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Magsipo na po ang lahat. Kunin at ang gabi ang alay na ito, maaayang nagula sa pagpapala mo. Kundang bawat puso, pagkatibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa isang
Manalangin kayo mga kabadin upang ang paghahari natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon ang pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at pinangalan, at sa buong sambayanan niya. Sama din natin para ang inyong mga panalangin, Ugali Family, Ugali Family, at sa lahat ng inyong mga ipinagdarasal, no? Bahagi yun ang kung saan ay magdulot sa atin ng kagalakan. Please doctor me. Ama naming lumikha. Ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumubos. Upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunin ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang na magbagang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukod kaya minabuting niyan siya ipanganak ng bereng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kawalhatian mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa mala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukarang na ang kabanalan, kaya sa pamagitan na yung Espiritu, gawin mong pangalaw mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ko niya, pinaghatihan. Iniabot sa kanyang mga alagad ang sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman matapos sa mapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikamagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ang niyala namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakataon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan ng tumayong sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, ningabin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pangindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng anak na aming Panginoon, Jesu Cristo. Amen. Upang tayo ay maging mukha ng kagalakan dahil sa pagdating ng ating Mesiyas, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesu Kristo. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaalin ang kahatian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aaming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkamahuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambigan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iyon ko sa inyo ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ilalim ko sa inyo. At sa iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kortero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapadan ang mga inaanyayahan sa bitin ng kordero. Panginoon, Istriyo, higit sa isang salita ko lamang. Please repeat after me. Ama naming ang pagmahal. Ama naming ang pagmahal. Kami nagsalo-salo. Kami nagsalo-salo. Sa pagkain mong bigay. Sa pagkain mong bigay. Ay humihiling ng lakas mong inilaan. Ay humihiling ng lakas mong inilaan. Upang ang kagandahang loob namin madagdagan. Upang ang kagandahang loob namin madagdagan. Sa paglilingkod namin. Sa paglilingkod namin. Sa iyong kadakilaan. Na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng